What's up mga kasosyo? Ngayong araw na to, gabi pala. Ngayong gabi na to, special. Dahil ito ang kauna-unahan nating vlog na gabi ang simula. Ngayong gabi na to, dito ako matutulog sa office namin. Kasi may tinatrabaho kaming malupit eh. So, magdilikpit na kami ngayon kasi alanganing oras na. At sasama ko kayo sa pagtulog namin hanggang paggising. Ayos mga kasosyo? O sige, likpit muna kami. Nakalatag na kami dito. Kasama ko ngayon matutulog si Engineer Ome at saka si VP Sales Chat. Kaso nagtatrabaho pa si Boss Chat eh. Maya pa yan. Ay! Sasama nga namin kayo sa pagtulog namin ngayong gabi hanggang bukas ng umaga. Yung iba wala dahil may lakad. Pero kami dito may trabaho kaming tinatapos eh. Kaya sleep over. Kaya palad mo pre po Netflix and chill ka na naman yun. Magpatulog lang. Sige, mag-anong muna kami dito pantok. Mga alas dos na ng madaling araw dito. Gugutom ako ah. Pagkain ba tayo dito boss? Wala. Wala? May pagkain ba dito boss chat? Tayo pagkain dito. Biskuit. Midnight snack. Pampatabi. Ay, sarap. Nagde-deliver pa ba kaya ng ganitong oras? Nang ani na eh, no? Ewan ko na baka grab food na lang. Grab food! Deliver yung mga makdugan. Napumakdugan. Tutulog tayo ng gutom. Nalutas na problema sa negosyo pero itong gutom ko ngayon parang hindi ko masolusyonan. Gugulong-gulong. Gutom talaga ako. Hindi na to. Meron matulog ng baka naman si Mura. Oh. 3:28 AM. Ang dahilan nga pala kaya dito kami natulog. Ako, kasi may titirahin kami bukas ng maagang-maaga ni Engineer Ome. Mga alas 3 na ng madaling araw ngayon. 6:30 kailangan gising namin ni Engineer Ome. Gawin na yung titirahin pa namin. Okay mga kasosyo, tutulog na rin si Boss Chat. Sleep na kami dito. Good night! Good night! Sarap niya na. Morning guys. Morning. Morning po. Sa inyo lang yan? Yes. Yan ang almusal ng mga katrabaho ko. Pang malakas ang Pansit Canton. Thank you guys sa almusal. Baba na tayo sa production. Morning guys! Nag-almusal na kayo? Tapos na ako yan. Saan na si Boss Ome? Guys, si Engineer Ome? Sa kwarto na kuya. Kanina pa bumangon? Tulog pa. Natulog pa. Sigin ko na nga. Isigin natin si Engineer. Tangali na, tulog pa. May usapan nga kami. Usapan natin 6:30 ha, tinakasan mo ako dun. Ano sa ba? Mag-alas 7 na. Sige na, mag-alas ka na. Morning. Yan, gising na si Engineer.
Boss Chat, good morning. Morning. Kape tayo, pre. Anong kape mo, boss? Brown. Takpan mo, di bayad dyan. Di bayad sa sponsorship yan. McDo lang ang sponsor natin. Nagbayad ng kalahating 1,000 yun eh. Oo nga, itong McDo na to, nakakaano na sa akin to eh. McDo, maka naman. Maka naman, oh. Lagi ko na lang inaano yung kape nyo eh. Ine-endorse eh. Maka naman. Ito ang tarawin sa aming opisina. Turo sa inyo yung bahay ng ex-girlfriend ko. Dun. Dun. May ex ako dun. Kasi recently lang, may ex ako dun. Uy, si Boss Beans. Eh! Oh! Binigay ko na kay Balong. Kay Balong! Kinuha ko na. Yung pampansit. Oh! B80. Kay Balong sa kay Ronnie. Okay. Sige. Mag-aalmusal muna tayo dun sa pansitan para energetic ang araw. Let's go. May pansit pa, te. Ay, bus na. Saka isang langka na rin. So, nakakain na tayo. Nakaalmusal na. Fortunately, hindi ko naabutan yung pansit. Pero buti na lang may kaitong siya kayo. Kapi na lang at makapagsimula na tayo ng araw na to. Red, sir. Thank you. Andiyan na yung kapi ko. Andiyan na. Yo! Opo, sir. Kape. Thank you po, ah. Thank you rin po. Ingat, sir. Ayos, makapagkape na ako. Ah, sarap. Joke lang, hindi ako sponsored ng McDo. Wala lang akong ibang option. McDo lang talaga yung masarap na roasted coffee. Pero inaabangan ko talaga na kontakin ako ng McDo at sponsoran yung mga vlogs ko. Dati pa kami natutulog sa opisina. Naging culture na namin yun dito sa Carco eh. Kasi nag-start kami kasama itong mga matatali kong kaibigan sa condo ni Engineer Ome sa Mayon. Doon kami nakatira sa condo. Doon na rin namin inoperate yung mga unang buwan ng Carco. Tapos lumipat kami sa pangalawa naming two-door apartment dito sa Novaliches. Ganun din, doon din kami natutulog. Na-stop lang ako sa pagtulog sa office nung nag-asawa ko. Mga 1 year ago, o 2 years ago yata. So, madalang na ako natutulog sa opisina. Pero kapag may mga pukpukan na kailangan tapusin na trabaho, hindi maiwasan na matulog ako sa office, syempre. Tulad nga kaninang gabi. Ngayon, currently, nasa marrying age na rin yung ibang kasamahan ko sa cargo. Sila President Jet, sila Engineer Ome, sila Boss Chat. Nasa marrying age din sila. Kaedad lang naman kami. Pero sa tingin ko, hindi na mawawala sa amin yung pagtulog sa office eh. Ang pagbuo kasi ng isang startup company, mapa-high-tech man yan o kahit traditional, kahit anong negosyo, it requires all of you eh. Yung 200% mo kinakailangan sa negosyo. Napakahirap talaga kasi magnegosyo. Kinakailangan ng sobrang tinding focus, sobrang dami ng oras na i-google para sa execution ng bagong negosyo. Kaya yung pagtulog sa negosyo symbolizes lang yun ng yung buhay mo at yung negosyo iisa. Niniwala ako na hindi masama yun. Na yung work mo at yung buhay mo iisa. Kaya ma-figure out yun. Yung iba kasi pinaghihiwalay yung trabaho sa kayong personal na buhay. Ang pinaniniwalaan ko, pag na-figure out natin kung paano pagsamahin yung trabaho at yung buhay, ang sarap nun. Ang sarap trabahuin yung bagay na yun. Nakakabuhay. Kaya napaka-bless namin dito sa Carco kasi may trabaho kami dito na kinukonsider namin na ito yung buhay namin. Ang saya, kahit madaming problema. Yung tatlong bagay naman na ginagawa ko sa isang umaga para makapag-function ako ng maayos. Una, kailangan nakapagdasal ako. Pangalawa, kailangan nakakain ako. Pangatlo, kailangan nakapagkape ako ng totoong kape. Hindi yung kaping instant, yung totoong kape, yung roasted, yung brinu, yung basta totoong kape. Pag di ko nagawa yung tatlong bagay na yun sa umaga, nahirapan ako mag-function sa isang buong araw. Iniwasan ko na tong kape, kaso bumalik na naman sa sistema ko eh. Ngayon, ang lakas ko na naman magkape. Usually, yung pagkakape ko, naabot ako ng 2 oras. Kasi kasabay na dyan yung pag-iisip ko. Habang nagkakape ako, nag-iisip ako. Nagpa-plano, nag-iisip ng solusyon, nag-i-strategize. Sabay yun sa kape. Ito na lang bisyo ko, kape. Okay mga kasosyo, nakaligo na ako at magtatrabaho na kami ni Boss Ome. Hey boss, game na? Sige, trabahoy na namin yung nasikaso namin dito ni Boss Ome. Ang dahilan kung ba't dito kami natulog. Game na tayo?
sige pre, okay na yun pre. Okay na, okay na. Sige, matik lang, doon ako sa baba. Bukas chat, kain na tayo. Sige, sige, tara. A little longer than a few minutes later. Iba tayo sa production. Hi guys, tapos na kayo dyan? Tapos na muna. Yun, no? Speaking of production, ano? Maglilimang taon na kami sa November 14. 5 years na kami. Pero, alam nyo ba na hanggang ngayon, hindi ako marunong gumawa ng t-shirt. Ang negosyo namin, t-shirt. Pero hanggang ngayon, hindi ako marunong gumamit ng paggawa ng t-shirt. To, itong heat press, isa sa major namin equipment, hindi ako marunong gumamit niya. Seriously. Alam ko na. Dahil hindi ako marunong gumamit niya, magpapaturo tayo kung paano gamitin niya. Ha, boss? Sino pwede magturo sa akin niya kung paano gamitin yung heat press? Sina, sino pwede? Ikaw na lang, Renz. Si Renz, tuturuan tayo mag-git press. Tara, Renz, tuturuan mo kami mag-git press ng mga kasosyo natin. Ito nga pala si Renz, ang isang katrabaho natin dito. Anak siya nung isang tinuturing nating nanay dito sa cargo na nagluluto sa amin every gabi, si Ate Ellen. So, panganay ka ni Ate Ellen, ano? Okay. Tuturuan tayo ni Renz paano mag-git press. Sige, Renz, tuturuan mo kami. Ate, sasambulan tayo ni Renz. Sa mga gustong matuto mag-git press dyan, gumawa ng t-shirt, ito, tuturuan tayo ni Renz. Muna, magtaklay lang. Pantay po yung, nakangat po dito yung dito po sa taas. Dyan, okay. Tapos po, kailangan pang tarot po yung init o kaya bigat na yun. Ano ba yung mga pinipindot na yan? Seconds po yan para kung kailan out or in po. Tapos kailangan po nasa 155 degrees po yung init. Okay, okay. O sige, paano setup yan dyan sa baba? Pag okay na po. You know? Sintayin lang po mag 10 seconds bago mag out. Okay, tapos noon? Tumunog. Pag tumunog na po yun, kailangan time out na po naman. Okay, okay. Ilang buwan ka na bang nagaganyan? Nasa 4 months na rin po. 4 months? Mabilis bang ba natutunan? Ako. Gawa pong 1 buwan. Hindi ba nakakapagod yan gamitin? Hindi naman po. Sino ba nagturo sa inyo yan? Si Boss Jet. Yun, si Boss Jet. O nga pala, si Boss Jet wala dito ngayon kasi may inaasikasong importanteng bagay. Nasa La Union yata. Si Boss Jet, magaling ba magturo? Opo. Dapat pong 1 buwan, biyasang-biyasa na pa ako din sa kanya. You know, hindi ba nakakapagod yan? Hindi ba mainit sa katawan? Hindi naman po. Pag nakakapuntok po yung electric fan, hindi naman po. Tama lang din. Ano namang mapapayo mo sa mga gustong matuturing mag-heat press, Renz? Mapapayo ko lang sa inyo, kung gusto nyo talagang matuto, kung gusto nyo talaga, ano lang, tiyaga, kailangan, kung anong gusto nyo, push nyo lang para makamit nyo. Dati ako rin, di rin ako marunong na ito, mahirap din gawin ito. Dahil kina Boss Jet, kaya Boss Janet, ito, nagawa ka na rin. Marunong na rin ako, eto paano. Okay, sige Renz, salamat doon. Natuto na rin ako mag-heat press at saka yung mga kasosyo natin. Ayos, ayos, thank you, thank you. Boss Jerry, ayos lang tayo dyan, ha? Paggabi na dito mga kasosyo, nakalubog na yung araw at magme-merienda muna ako. Dito na natin tatapusin yung vlog today. Sana nag-enjoy kayo kahit na nandito lang tayo sa production area natin. Nasulyapan nyo, nakita yung mga ginagawa namin sa mga ordinary day. Maya-maya pauwi na rin ako dun sa misis ko. Magdi-dinner lang muna kami dito sa cargo. Then babiyahin na rin ako pa Mandaluyong. After ko dito magmeryenda saka mag-isip-isip, may susundutin pa akong trabaho doon. Nga pala, announcement, naghahanap ako ng mga kasosyo natin, mga kasama natin dito sa vlog. Kayo mga kasosyo, kung ang negosyo nyo ay gumagawa kayo ng mga crafted materials o products, yung mga product o mga bagay na ginagawa nyo gamit ang inyong mga sariling kamay, kung yun yung klase ng negosyo mo, interesado akong makatrabaho ka. Ay text mo lang yung sekretarya kong si Casey sa number na to, ilagay mo yung pangalan mo, yung product na ginagawa mo o nyo, at yung Facebook page or Instagram account kung saan ko makikita yung mga crafted products na ginagawa nyo personally. At magre-reach out ako sa inyo kung paano tayo magtatrabaho ng magkakasama. Yung mga sample ng crafted products ay etong mga to. Yan. Kung may ginagawa kang parang ganyan, gamit ang iyong mga kamay, ginagawa mo yan sa sarili nyong bahay, o may kakilala kang gumagawa ng mga ganyan, let me know at magtatrabahuan natin. May gagawin tayong malupit at malaki na kayang baguhin ang buong mundo. Magkakasosyo tayo dyan. Pa-text mo na yung sekretarya kong si Casey. Sige mga kasosyo, at magmumuni-muni muna ako hanggang dumilim dito mismo. God loves you mga kasosyo, at ako din, I love you. Trabahong malupit. Ciao! Bye!